Isang napakalaking catfish o hito ang nabingwit ng Italian angler na si Dino Ferrari. Nahuli niya ang malahiganting hito na ito sa Po River sa Italy noong 2015. Ito ay may haba na 8.75 feet at bigat na 127 kilograms ayon sa article ng National Geographic. Ang isang ito naman ay nahuli niya noong 2013, maliit ng bahagya kumpara sa nahuli niya noong 2015. Sa Amerika naman ay kakaiba ang paraan ng paghuli ng isda ng magandang babaeng ito. Walang tools at tanging mga kamay lang ang ginagamit at tila nakikipag-wrestling siya sa dambuhalang hito. Wow! Minsan, kinakailangang pagtulungan ng dalawang tao dahil maliksi at malakas ang mga hito. Halos mabali naman ang fishing rod ng lalaking ito dahil sa laki ng hitong kumagat sa kanyang pain. At nung tuluyang nakuha na nila, ay talaga namang napakalaki nito. Ang lalaking ito naman ay gumagamit ng whopper plopper, isang lure na gumagawa ng ingay upang maka-attract ng hito o ibang isda. Oh, puta! No! Napakaraming species ng catfish sa mundo. May hito na albino, may nanghahunting ng kalapate, at dito naman sa Pilipinas, meron tayong native hito, ang broadhead catfish. Sabi nila, maliit man daw ang hito ng Pinoy, ngunit matigas naman daw ito. Ngunit alam nyo ba, ang pinakamalaking species ng catfish sa buong mundo ay ang Mekong giant catfish. Yan ay ayon sa National Geographic. Ang mangingisdangang ito sa Thailand ay nahirapang maisakay sa bangka ang kanyang nahuling malahiganting Mekong catfish. Umaabot daw ang haba ng isdang ito ng 9 feet and 10 inches at bigat na 293 kilograms. Kasing bigat nito ang halos 6 na sako ng bigas. Balikan natin yung babae kanina. Paano kaya niya hinuhuli ang malalaking hito gamit lamang ang kanyang mga kamay? Ang tawag sa ginagawa niya ay noodling, isang paraan ng panghuhuli ng isda na walang ibang ginagamit na tools kundi mga kamay at paa lamang. Siya si Hannah Baron na taga Alabama, USA. Sumikat siya sa internet dahil sa kanyang mga hunting videos at panghuhuli ng malalaking catfish. At of course, dahil na rin siguro sa kanyang angking kagandahan. Binansagan siyang The Catfish Girl. Ayon kay Hannah, ginagawa lang nila ang pag-noodling kapag season na ng pangingitlog ng mga hito. Binabantayan kasi ng mga mommy catfish ang kanilang mga itlog kaya madali lang silang mahuli. At ganito ang kanilang ginagawa. Nagsusuot sila ng gloves at ipinapasok nila ang kanilang kamao sa lungga o pugad ng hito. Pinoproteksyonan ng hito ang kanyang mga itlog kaya kinakagat nito ang kanilang kamay. At ito ang gustong mangyari ni Hannah. Ang kagatin ng hito ang kanyang kamao upang maipasok niya ang kanyang kamay sa bibig at mahawakan ito ng mahigpit. And then ipapasok niya ang buong braso mula sa hasang palabas sa bibig ng isda. Nang sa ganon ay hindi na talaga makakawala ito. So strong. Good, yo. Holding myself. That hurt her. I'm going to. She's trying to get her fingers back. Sa ganitong paraan ay hindi maiiwasang masugatan ang kanilang braso. Ang madalas nilang makuha ay mga blue catfish at flathead catfish. Sabi ni Hannah, kadalasan daw ay naglalagay sila ng mga boxes sa ilog upang maging artificial na pangitlugan ng mga hito. Pinapatungan nila ito ng dalawang sakong semento upang hindi gumalaw at matangay ng agos ng tubig. Gumagamit sila ng GPS upang matrack o matunto nilang muli ang mga boxes na inilagay sa ilog. At babalikan nila ito kapag season na ng pangingitlog. Dito pumapasok sa butas ang mga hito. Ang pag-noodling ay ginagawang libangan at sports ng mga Amerikano. At hindi lahat ng kanilang nahuhuli ay kinakain nila. Madalas ang ginagawa nila ay catch and release. We gonna let her go. This is when she slaps you. You got it.
din sa Europe ang mga nahuhuli nilang mga sobrang malalaking catfish matapos nilang matimbang at masukat ay pinapakawalan din nila ito. Kung nagustuhan niyo po ang video natin, mag-comment ng big yes! This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!